Magandang umaga po sa inyo dyan sa atin sa Pilipinas. At ako po ay nagagalak at kayo po ay niimbitan kong manood nitong aking vlog dito sa YouTube, no po. At ang titulo po nito ay Ako ay Boboto Na. Yan. Pinadala na po sa amin, ito po yung aming absent po, what you call this? Absent voters na po dito po sa California. Yan po, yan galing po yan sa consulate natin sa Pilipinas, Philippine Consulate. Official ballot receptions and custody group, Philippine Consulate General in San Francisco, California. Yan po mga kapatid, tayo po ay boboto na at ito po ang aking nailagay na po sa aking balota. Gusto ko lamang po sa inyong i-share na tayo po ay magkaisa na piliin natin ang tamang leader ng susunod na presidente ng Pilipinas. Yan po ang aking binoto. Yan! Woohoo! Ang aking binoto po ay si BBM. Solid Marcos po tayo. At nais ko pong, excuse me po, nais ko pong sabihin sa inyo na ang mga boto ninyo ay hindi masasayang dahil may pagmamahal po sa bayan at kalikasan itong si BBM. At wala po tayong masamang tinapay sa mga ibang pangulo dahil nais din po nilang tumulong sa ating bayang Pilipinas. Ngunit nais po ng mga Pilipino, lalo na nakakaraming mga Pilipino dito sa California, kami po ay bumoboto kay BBM. Baka po maisahan tayo at maloko tayo nitong mga COMELEC na to. Tandaan po natin, pag nasiro po dito sa California si BBM, nagkadayaan. Dahil karamihan po kami rito, especially mga guardians, kami po ay bumoboto dito kay BBM, kay Marcos po. Number 7 po sa balota. Hindi to balot. Bali, iraround nyo po siya ng black. Number 7 po. Baka magkamali kayo, may number 10 po ito. Baka mauwi po ito kay Lenny Lubredo, the Lugaw Girl. No, mga sablay na mga sagot. Sinabi niyang minsan, I have 83 daughters. All of them are girl. Sinabi niya rin po na meron ng farmers sa, may mga farmers na po sa Mandaragat. Imbis na ho gawin niyang fisherman, ginawa niyang farmers na yung fisherman. Nakakatawa po. Yan po ay kakatawanan po sa pagka po kinausap yan sa ibang bansa, baka po tayo pagtawanan, no po. So, sa number po sa presidential po, number 7 ang nilagay po natin ay si BBM. Woohoo! At nilagay ko po sa ating second of the top official, walang iba ang ating minamahal na si Sara Duterte. Yan po ay sigurado ang ating boto. Siya po ay napakabait na tao, magalang at matapang. At kaya po tayong ipagtanggol nito sa mga taong mga abusado, mga militar, mga pulis, mga kung sino-sinong konsyal dyan. Kaya po tayong ipaglaban ng ating mahal na mayor na si Sara Duterte. Alam po natin na hindi siya pababayaan ng ating mahal na mayor na si Digong Duterte dahil nagkakaroon lang po ito ng confusion, no po, sa mga Pilipino na hindi sinusuportahan. Wala pong ama na hindi susuporta sa kanyang mahal na anak. Tandaan po natin, nag-iisa pong anak yang panganay ni Digong, ni Mayor Digong, si Sara Duterte. Napakabuti po ng puso ng taong yan. Sa susunod po sa mga senatorial, mga kabayan, mga kapsat, mga kabro, mga kaibigan, mga kamag-anak, ang nilagay ko po number 1 sa aking circle ay si Gringo Unasan. Number 33 po yan, kabro po namin yan. He is the father of the guardians. No po, siya po ay isa po sa nagtatag ng guardians o member of the Guardians Philippine Incorporated. Kaya po huwag natin pabayaan ang ating gwapong gwapito na si Senator Gringo Unasan. Pagtutulungan po tayo niyan mga kapatid. Tapos, ang nilagay po natin sa number 40,
ay ang ating napakaganda't binibini na si Mrs. Legarda Loren Legarda. Matalino pong newscaster yan. Kilala po natin yan. Siya po ay diretso pong mangusap. At wala din po yan sinisino. Siya po ay mabuo din ang loob. Sa number 3 po na nilagay ko dito sa aking senatorial vote for 12 ay number 43 po ay si Marcoleta Rotante. Yan po ang isa sa mga nagpasara ng ABS-CBN. Kaya po, tayo ay magkaisa mga kapatid. Alisin natin ang mga korap na senador para po walang makokuryente at wala na pong makokordon. Kaya hindi po natin binoto si Poging Gordon dahil sabi nila, hindi ko po naman napatunayan, pero ang sabi po nila, maaaring ito ay heresy, nagnakaw din po sa Kabangyaman, sabi ni Mayor Digong, according po yan sa mga news lang po nating nabasagap. So, binoto po natin si Ate Marcoleta no po, Rodante. Yan po yung isang magaling na kongreso at ngayon po ay tumatakpong senado. At ang ating pong pangtatlo na binoto sa ating balota ay si Poging-Poging Action Star na si Robin Padilla, number 49 siya rather. Siya po ay wala pang kakayanan bilang isang senator. Ngunit I believe na si Robin Padilla ay gagamitin ng ating Panginoon dito sa laban sa mga mandarambong at mga pusakal na mga kriminal sa Pilipinas. No po, isa po yan na tutulong sa pagbabagong ng ating inang bayan. Sa kapot na tayo, maunawaan natin ang kakaiba na mga walang experience kaysa doon sa may mga experience na napakagaling magpalusot ng kanilang ginagawang kalokohan. So, iboto po natin ang number 49, Robin Padilla, the bad boy of the Philippine movie. Sumunod po dyan ay ang ating gwapong-gwapo at talaga namang hindi nawawala sa style, si Karoke, si Sal Panelo. Yan po ay isang dakilang tao na bagamat nung araw ay medyo may dating dahil may kagandahang lalaki at napakagaling na abogado, ay ginamit po siya nung gobyerno nating Pilipinas upang siya ay maging instrumento ng pagbabago ng Pilipinas. Kaya tuloy-tuloy po natin na pagbaguhin ang ating bayang Pilipinas. Ayan po ay si Sal Panelo sa number 50 po yan sa inyong circle. Ito po, sana ay hindi madaya. Ano po? Ito po, nandito po yung aking gagawing election detail. Nailagay ko na po ang mga iboboto natin. 12 po ang mga senador na yan. At ang isa pa pong napili ko ay ang ating gwapong-gwapo at kamukha ko. Sabi niya palagi ay si Harry Roque S. Pax. Yan po ay napakagaling pong abogado yan ng human rights, mga kapatid. Kung kayo po ay may problema, pumunta lang po kayo sa Senado. Ibulong nyo lang po sa sekretary ni Karoke na may problema kayo. Hindi kayo magkakamali na lapitan. Andyan po si Karoke. At kung ito po ay magkaroon ng konti pang problema, sisiguraduhin ko sa inyo, papasok na dyan po si Rapi Tulpo at siya po ay nasa 59. Isumbong kay Kuya Rapi. Kaya po, pag sinabing tulpo, kay Rapi po tayo. Alam po natin na maraming natulungan si Kuya Rapi. Si Rapi, ibinoto po kita sa number 59 senatorial slot ko ng 12 senator. Sana po ay marami pa kayong matulungang Pilipino at mga inaaping kagaya naming nasa abroad na tinalikuran ng aming pamilya ng dahil sa pagmamahal sa bayan at sa pamilya. Sana po, sir, meron kayong advocacy na tulungan lalo kaming nasa labas, no po, at magkaroon kami ng pagbabalik namin ay meron kaming konting pagkakakitaan dyan po sa atin sa bayan sa Pilipinas. At atin din pong binoto kung patuloy po tayong mag-build na kay Kadigong, ay hindi ko po nakalimutan si Mark Villar
nasa 62 slot po siya. Mga kapatid, straight na tao po ito si Mark. Hindi po yan tumatanggap kahit sing kunduling. Dahil hindi niya na po kailangan magpayaman dahil ang kailangan po ni Mark Villar ay makatulong sa ating bayan. Siya po ay ginamit ng ating mahal na Mayor Digong Duterte upang tayo po ay magkaroon ng magaganda at magagarang tulay. Tandaan po natin, pagtatak sa Public Works and Highway, tatak Mark Villar. Yan po ay nasa inyong number 62, si Mark Villar. Yan po ay huwag niyong kakalimutan. At sa Mindanao naman po, na ating dapat na huwag na huwag kalilimutan, Sir Subiri, Meg, Sir Meg Siguri, alam ko guardian ka din sa Mindanao, hindi ka lang nagparga, pero alam ko guardian ka, may puso ka sa guardians. Kayo po ay aming binoboto, kami pong mga guardian sa California, sa San Francisco, ay boboto po sa inyo bilang susunod na senator. Alam po namin na kayo ay marami pang gagawin sa Senado, kaya hindi po kayo namin makakalimutan. Siya po ay nasa 64 slot po sa senatorial. At atin din pong binoto itong si Gatsalyan, no po, si Win Gatsalyan, mga tiga Bulacan, huwag niyo pong kakalimutan ang inyong kababayan, no po. Yan po ay straight na tao din, nasa slot po yan ng pagbabago, straight na pagbabago ng ating bayang Pilipinas. At binoto din po natin number 8 po, no, sa slot natin, ang poging-poging naging mayor ng Quezon City, ang walang iba na mahilig sa bistek, yan po ay si Herbert Bautista. Herbert, bistek, maaring di mo na ako matandaan, sa Kalusmusmos 1980s yan. Nung ako ay nag-inquire sa Kalusmusmusmos, dahil hindi ako natanggap dahil mas pogi kayo sa akin. So hindi rin ako natanggap sa That's Entertainment dahil kayo ang pinakagwapo pa sa akin. Kaya iboboto kita dahil alam ko hindi ka nag-corrup sa Quezon City. No, nung ladyan ako sa Lagro, Quezon City, ay nako, alam ko na napaayos mo ang Quezon City at wala kang masamang tinapay sa mga tiga Quezon City, no? Sa mga tiga KQC. Yan, mga tiga QC, mga membro ng ating grupo sa Quezon City, mga kagardyanan ko, no, huwag niyong kalilimutan. Ito si Bistek, tutulungan natin siya. Number 8 siya sa balota, mga kagardyan ko. Yung mga guardian na nag-convert sa Philippine Eagle, sila po ngayon ay mga Philippine Eagle Squad. Yan. Sana po, huwag natin kalimutan mga bro, no, si SGF, Guardian, Scorpio, itong inyong kabayan na nakikiusap. Ayan po, SGF po ako ng Guardian Mindanao. So, kailangan po magkaisa tayo. Si Bautista, si Bistek po, napakagaling. Matutulungan po yung ating grupo niyan. At lalong-lalo na ang ating bad boy na si Robin Padilla. At kung kailangan nyo ng napakagaling na newscaster at tulong at transparent, andyan po si Ma'am Lauren Ligarda, number 40 po siya sa inyong balota o sa inyong senatorial slot. Andyan po ang ating poging-poging godfather ng guardian, si Ka Ringo Hunasan, Father Ringo Hunasan, number 33 po siya sa senatorial slot. At ang ati pong poging-poging si Sir Rapi Tulpo. Sir Rapi, ibinoto po kita bilang isang bagong senator na tatakbo, at kami po ay aasa sa inyo na may magsusumbungan po kaming mga nasa labas ng Pilipinas. At ang ating dakilang poging-poging si Sal Panelo, huwag po natin kalilimutan. Number 50 po siya, mga brother. At kung kayo po ay pupunta na sa party list, eto na po, sa party list, mga kabayan, oh, ang aking pong maiya ambag sa inyo, o masasabi, ito pong 166, mga bro, mga guardians, mga ka Eagle Philippines, Philippine Eagle, ito po ay number 166, buhay, ang tawag po yan ay buhay party list, ang kanila pong motto ay tumulong
sa mga kapuspalad na Pilipino na hindi halos kumakain at nagugutom. Ito pong buhay. Sa umpisa pa lang po sa party list nila, buhay na po tayo sa pagkain. 166 po. Yan po ay pinangungunahan ng ating kaibigan at matalik na sympathizer po ito ng Lion Club. No po, ito po member mo ng Lion Club. Baka maging Eagle Philippines din po ito si Sir Don. I forget the family name. Tawag ko lang po ay Sir Don. Pero siya po ay nasa party list ng 166. Ang pangalan po ng kanilang party list ay Buhay. Kaya po pagka kayo ay may pagkukulang at wala kayong makain, party list, buhay na buhay ang inyong sikmura. Ito po ay hindi po ito nalalagyan, mga kapatid. Hindi po sila nakikipag-negotiate sa mga komunista. Hindi po sila nakikipag-negotiate sa mga koruptista, corrupt. Sila po ay fair sa mga tao, lalo na po sa inyo, mga Pilipino sa Pilipinas. Tulungan po natin ang party list ng Buhay. 166 po. Ninyo ilalagay sa party list ang Buhay. Yan po ay makikita nyo sa inyong slot. Kaya po, boboto na po kami dito sa California. Isisend ko na po ito sa Philippine Consulate bukas. At ilalagay ko po ang lahat ng ating nagawa. Wala pong kailangan malinis po ito. Wala po kayong ilalagay dyan na anumang pen, kundi dito lang po sa mga dot. Kaya po, baka kayo maligaw. Tingnan nyo po, no? Number 7 po sa Tagalog. Sa Hebrew, Sheba. Sa Spanish, 7. Pagdating naman po sa Russia, Nget. Hindi ko po alam. Pero number 7 po, yan po ang lucky number ng ating Panginoon. Ang number 7 po ang lucky number. Ang lucky number ko naman po ay number 8. Eh nakuha pala ni Bistek. Kaya po nailagay ko si Bistek dahil kilala ko po si Bistek. Kaya lang hindi niya ako personal na kilala, pero nagkita rin po kami niya noong panahon po ng 80s na po, doon sa Kalusmusmusmus. So hindi po ako natanggap dahil unang-una hindi po tayo nakapasa sa kapugian niya. Sa kapugian na, hindi po, may requirements po 'yon, mga kapatid. So anyway, sana po ay magkaisa tayo. BBM po tayo dito para wala pong hindi po tayo maisahan. Hindi po na zero, ha. Walang zero si BBM. Ayan po, makikita nyo po 'yon. Number 7, Ferdinand Marcos BBM. Pagka po na zero ang ating butihing presidente sa California, nagkadayaan po. Kasi lahat po halos dito ng mga miyembro ng Guardians at saka ng mga Pilipino ay mga BBM po kami rito. Alam na po namin ang nangyari sitwasyon. Dahil si Ka Marcos o si Lakay Marcos, mga kapatid, dinaya lang po, niloko po siya. Niloko po tayong lahat. Kayo po, niloko po kayong lahat na siya'y nagnakaw. Wala pong ninakaw si Lakay. Dahil paano po magnanakaw nung payback na yon, mga kapatid? Wala naman pong malaking budget ang Pilipinas. At kung nagnakaw po yon, wala po sanang pork archeter, wala pong lung cancer, wala po sanang heart center, wala po sanang San Juanico Bridge, wala po sanang SNLEX, wala po sanang MRT. Kung nagnakaw ang ating mahal na Pangulong Marcos, at kung siya ay siniraan ng mga oligarch, lalo na mga dilawa na kalawang, sila po ang unang sumuporta sa mga komunista. Yan po ang katotohanan. Pinalaya po ni Cory itong si patay na huyata itong si Singson na pinalalakas na lang ang loob nila. Pero wala po, walang nagawa po. Puro mga kabulukan at kadayaan ang ginawa ng mga taong yan. Tignan nyo nga naman po ang karma, napakabilis, no? Ang bilis po ng karma, mga kapatid. Kaya tandaan po natin sa eleksyon, para po magpatuloy ang ginawang kabutihan at kagandahan ng Pilipinas, si Marcos, si Bongbong Marcos po ang susunod nating Pangulo. Dahil si Bongbong po ang magpapatuloy doon sa nuclear plant para po bumaba ang ating kuryente, mga kababayan, ang binabayaran nating kuryente. At para din po
mahukay na po yung ating natural gas dyan po sa may Mindanao para po tayo ay maging mini Dubai. Ayan. Tayo na po, ang pera natin ay magiging valuable na po dyan sa Asia. Tayo po ay kaiinggitan ng mga bansang China, Malaysia, Singapore. At dapat ituwid ng ating Pangulo ang mga kongresista at mga mayor, mga governor na magnanakaw ng salapi ng gobyerno. Mga kongresista, mga gobernur, mga mayor, maabag naman po kayo sa amin. Nais po namin ng isang pagbabago. Gusto po namin magbago ang Pilipinas. Sana po kasama namin kayo sa bagong Pilipinas, sa bagong henerasyon ng aming mga anak at mga apo. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kalilimutan sa party list 166 Buhay. Number 7, naandyan po si Ferdinand E. Marcos. Sa number 4, si Sara Duterte. Sa 12 slot po ay si Bistek, number 8. Number 29 po ay si Gordon. Hindi kayo magiging bobo pag kayo binoto nyo si Larry Gadon. Kayo'y matalino. Hindi kayo magiging bobo. Yan, yan si Gary Gadon. Yan po ang dating ni Kagari Dagadon. Ito naman po si Gatsalyan. Medyo meron pong ang ano po nito ng style po ni Gatsalyan ay pangingtingite, pero matalino po, matalino po, igagarantor ko po sa inyo. Ando na po si Ka Gringo, the father of guardians, no po. Andyan din po si number 40 po ay si Ligarda, si Loren Ligarda. At saka number 46 po ay nandiyan si Marcelita Rodante. Yung Marcoleta Rodante. At ang ating poging the box office bad boy of the Philippines, si Robin Padilla. Na po, baka malagay nyo dun, sino ba tong Padilla Robin? Na po, nauuna po yung pilido sa pangalan. Kaya po to si Herbert Bautista, kilala po siya mostly sa Herbert, hindi yung Bautista. Kaya po, basahin nyo muna yung huling pangalan para makuha nyo po kung sino yung mga tao na yan. Herbert and then Bautista. Tapos pagka naman po sa kay Bad Boy, Robin Padilla, kasi lalabas po ito, Padilla Robin, baka malito po kayo. Iisang tao po yon. Yan po ay si Bad Boy, si Robin Padilla. Tapos naman po dito kay Sir Palnelo, yan po yung gwapong-gwapong, kung pumorma po yan ay isang Hollywood actor, no? Ayan si Sir Panelo. Sir, binoboto kita. Ikaw ay nasa 50 numero, number 50 po sa ating senatorial slot. Sir Panelo, I salute you, sir. At saka si Rock and the Rock, kamukhang-kamukha ko daw yan, ay si Harry Roque. Yan, lagi yan pagka nakakita ng mga poging tao yan. Kamukha kita, ha? Sir, magkamukha tayo para pogi din ako. Sir, lalapitan po namin kayo, asahan po namin kayo sa Senado, sir. Sana po pakinggan nyo kaming maliliit at maralitang Pilipino. At para naman po kami makasigurado ng mga nagtatrabaho sa abroad, ay lalapit din po kami kay Kuya Rapi, kay Idol Rapi Tulpo. Sigurado po tayo dyan. Number 59 po siya sa senatorial slot. Number 59. 56. 59, 59 sa inyong pong circle dot. At huwag niyo pong kalimutan ang 62 na si Villar Mark Villar. Siya po yung kasama ni Digong na nag-build ng mga highways at saka mga bridges sa provinces, no po. At si Sir Meg Subiri sa Mindanao. Maraming salamat po sa inyo. At sana po ay magkita-kita tayo sa Pilipinas sa ating bagong presidente at sa bagong lipunan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood.